Kotperdi, pakilala na natin yung magaling na speaker natin. Yun, no? O, 8:30 to na. Binibigay ko na sa iyo ang pagpapakilala. Kasama nito ngayon ng ate mo, tsaka yung kuya ko. Oo, Yep, nagkita na raw sila eh, no? Lugar Sabi ng eh. Dubai. Oo, kita na sila. Oo. So, taga Dubai po ito, itong speaker natin. So, ano to? Ang tawag dito? Foreigner. Taga Dubai eh. Ang tagal na nito. Foreigner, tama. Tagal na nito sa Dubai, God's birthday. Oh, doon na nakatira eh. Hindi na umuwi ng Pilipinas eh. Pero Pilipino. Pilipinong foreigner. Oo. Eh, matutuwa kayo pagka ito'y napakinggan nyo. God's birthday, introduce na natin. Yes. Ang ating pong pinagpipitagan, no? Our platinum and upcoming diamond from Dubai. Yeah, please help me welcome. Wala pong iba kundi Dandarang Coach, Coach Rene Kapua, yun ang ating pong guest speaker for tonight. Ayan, i-welcome nyo po. Paulan na natin. Ayun. Clap and heart emoji itong kapatid. Kumusta sa guys? Ayan. Saya na naman tayo nito. Ayun, naririnig ba tayo? Okay, anong oras ba ngayon dyan? It's 4:30, I think. 4:30. Yeah, 4:30 p.m. 4:30 p.m. Ah, 4:30 p.m. dito. All right. Hindi naman, grab siya. Si Coach Rene po ang founder ng Team Energy. Pag narinig niyo po yung Team Energy, no, ipapaliwanag sa inyo bakit naging Team Energy yan, no? Ibigay po siya sa atin ng mga ilang tips, no, na kailangan natin, no, sa ganitong klaseng negosyo. Eh, si Coach Rene, isang batikang networker na to. Eh. More than two decades na rin po na network. And top earner ng iba't ibang company. No? So, matagal yan. And naniniwala ako na kayo pong lahat na nakikinig dito, eh, marami po kayong mapupulot sa taon na to. Okay? Alright. Take it away, Coach Rene. Thank you so much, mga uplines. Napaka-powerful uplines. Kanina pa ako nanonood sa inyo. Actually, kanina pa ako nakapasok. Hindi lang ako nagre-raise hands. Nakikinig ako, nagle-learning kasi tayo, syempre. Pero yung sinabi kanina, dekada, dalawang dekada, parang umidad tayo ng gusto nun. Grabe. Grab siya! Naalala ito yung edad pang natin. Pang 2 decades daw ang iyong kaalaman. Yun. Ayan, ayan. Okay. Ano po? Package na yan. Oo. Pa-humble lang yan na ano na po yan. Batikang networker po yan. Kaya lahat na matulog sa kanya by experience na po yan. Ayan. Okay. So, first time ko mag-slide, I think. Eh. May nag-prepare ako ng konti. Mm-hmm. So, nasabihan tayo last, like, I think 2 weeks ago pa. Sabi ko, sige, mag-slide nga ako. Hindi yung puro wento ng wento. Tawa lang ng tawa dito eh. So, yan. So, nag-provide lang ako ng konting slides para sa inyong lahat. And before I start, of course, let me greet muna. May mga nagme-message na ngayon eh. Mm-hmm. Baka kasama pala ako sa messaging dito. Walang iba, of course. Ayan, si Andy Bicol na naman. Ayan, no, Andy Bicol. Meron tayo dito, Great Infinity International. Yan pa rin. Si Freddy Bombales. Ayan, greeting coach. And we have Teresita Donida. Welcome coach Rene. Gina Benavides. We have Freddy Bombales, Rodrigo Balasabas. Mm-hmm. Tama ba? Hello po coach Rene, greeting po coach. And of course, greeting po Judy Bernal. And we have Racel Alzaga. Good afternoon, Coach Rene, Coach Ferg, and Coach Fernand. God bless us all. And Teresita Donida, 4:30 a.m. naman sa Vancouver, Canada. Don't worry, taga-Canada din. Canada rin po tayo, no? I was here only in Dubai, pero Canadian po tayo para hindi po nakakalam pag nasabihan tayo ng asawa ko na magsaing Canadian. Canada ka pala, no? Canadian. Magluto Canadian. Yan, of course! Yo. And of course, si Alona Sabandal. We have, hi coach, good evening po sa shoutout sa asawa ko dyan sa Dubai. Hanggang ngayon, asawa mo pa rin? Ah, ano ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin naniniwala sa Live Good. Sorry. Ayun, so naniniwala sa Live Good. We have, ayan, Tibbs. Good evening, Coach Rene.
And yan, Freddy Bombales, here we go again. Coach Rene, to everyone watching from Masbate, shout out po sa aking team fighter. Uy, ganda na. Team Fighter, Soaring Eagles, and MBDCCLY. Anong bisbit nun? Greeting, basta bahala na kayo. Yun yung pangalan niya. Greeting ko po, greeting sir from Cebu. Shout out po sa Team Spartans, Live Good International. And of course, we have Ray Obejas, Live Good Evening, Team Energy. Yun. And we have Wendell Mina, saan po kayo sa Dubai? Mamaya ng chismis ha. Sa Dera po, Dera. Sa Riga. Greeting po ko si Rene Mabuhay. Renato Rene Manlunas and Pinky S. And good morning, Coach. Hello from, ayan, teka muna, mukhang madumami yata. Eh, teka, ayaw niyo ako patigilin. Ayan, last na tayo, Rodrigo Balasaba sa, yun po, tawa na agad. And hi, Coach Rene, good afternoon sa'yo. Saya-saya naman ng mga idolo sa'yo. Isa, ano, isa ako rin dun. Ayun, yun. So, yun siya, si Mirna Pascual yun. Alright! So let's start. Di natin patagalin, guys. Habang mainit-init pa. Ayan. So yung mga magpapabati po, mamaya, ano, message lang kayo dyan. And, ano, we will check out kung kaya pa, check natin kung kaya pa ng oras. But let me share first, I'm here, I have a task to train, guys. So hopefully, lahat po is makapag-focus kayo ng konti. And this is very important for each and every one of us. This is very basic. This is not, hindi na to yung tipong sabihin na natin na baka mamaya sabihin mo eh. Ito yung mga karamihan dito narinig mo na, but pressure to. And we will do it on, ano, on a live good way, on a better and, more parang ikiklaro natin para sa lahat kung paano ba natin talaga gagawin ng tama itong business na to. Before I do that, eto, let me share the screen. Alright. So, ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? By the way, this is Coach Rene. I'm here to have some quick training lang. And some of you knows already about this. But I want to refresh for to everyone, especially sa mga bago na may road to success tayo. At pag sinabi kay live good road to success. Kailangan maintindihan mo to, kailangan sa puso mo to. Alright? This time, magiging seryoso tayo ng konti. Okay ba yun? So, magiging kunting ano, hindi mo na tayo masyado makulit. Pero, I will think kung makulit ba talaga o hindi. Alright? So, mag-start muna tayo sa iyo dito sa ating road to success. Everything starts from you. Tandaan mo yan. Pag ikaw naging involved ka dito, you have to develop and you have to start with it. Not because of the company, but because of you. Ikaw may gusto kang ma-achieve sa buhay mo. Para, ayan, makuha mo yung big dreams na meron ka. Alright? So that is the pathway. And sometimes, hindi mo naman yan ma-jump agad. Hindi ka makaka-jump agad dyan. Kapag ka ikaw, kapag ikaw eh nagsimula dito, hindi naman pwedeng jump ka na kaagad doon sa million-million at doon sa pangarap na kailangan mo, na gusto mo. Alright? So, we have to first, magkaroon ka muna dito sa business na ito ng tinatawag natin na GLLA. Good Learning and Listening Attitude. Alright? Karamihan kasi sa mga nagninegosyo ng ganito, ang akala nila is basta na lang ako papasok dito, gagawin ko lang ito pag kung gusto ko lang at kung ano sinasabi ng mga coaches and uplines, bahala sila dyan, wala akong pakialam, basta ako gusto kumita ng pera. No. You have to start to have a good learning and listening attitude. Kailangan maintindihan mo, serious business po ang pinag-uusapan natin dito. Alright? So ano ang dapat na gawin kapag ka ikaw ay makikinig ba sa mga ano? Ano ba ang dapat mong maintindihan? You have to learn all the aspect or the yung tinatawag natin na yung kanina tinuturo. Ang dami tinuturo kanina ni Coach Fernand, Coach Ferds. Lahat 'yon kailangan maintindihan mo na mayroong kang ano dito, kailangan maaral ka dito, technicalities and of course yung talagang yung magiging pathway mo dito. Lahat 'yan, lahat ng kailangan maintindihan, intindihin mo agad-agad kasi hindi naman biro ang kikitain mo dito, my friend. All right. So, here, kapag natuto ka, that's the time na kailangan makapagturo ka na. Alright? So, ang iba, ang akala nila, basta sasali, kikita. Yung mga abangers dyan. Diba? Puro ganun na lang, abangers. Kaya yung minsan, na-duplicate mo is abangers. Kaya kailangan mag-teach ka. Kasi pag hindi ka nakapag-teach, hindi ka mag-lead kasi. And this is the right pathway
for the success na gusto mong mangyari dito. Kasi nagsimula ka sa good learning and listening attitude, so learn ka ng learn, and then pagkatapos mo matuto, magtuturo ka na. Ibig sabihin, pag nagtuturo ka na, nagli-lead ka na. And that's the time na magkakaroon ka na ng duplicate. Kapag na-duplicate ka na, my friend, eto, tandaan mo ha, dito na magsisimula ang tinatawag na big network mo. Bakit? Kasi nakuha mo na yung ginagawa ni upline mo eh. Nakuha mo na lahat yung start, katulad nila Coach Fernando, Coach Ferds, lahat ng mga uplines, and yung upline mo, yung coach mo, nakokopya mo siya. So ibig sabihin, magkakaroon ka ng big network. Whether you like it or not, it's going to happen to you. And then, pag meron ka ng big network, eto na kasunod. Ayan. Meron ka ng big income. Yung big income na yan, ang magagamit mo para makuha mo ang big dreams mo. Okay. So start from you. Nagkaroon ka lang good learning and listening attitude. Then, habang nag-learn ka, doon ka na magkakaroon ng tinatawag na teachable skills. And you can teach other people. And then you can lead na. And then kapag nagli-lead ka na, maduduplicate ka na. And then you have a network. And then a big income. And then you can have, or you can achieve, or you can get the big dreams that you are looking for. Alright? So ganun pala. Ganun pala yung pathway. Eh, ang problema, bakit hindi nakukuha ang pangarap dito sa mga ganitong klase ng business? Number one po is wala po kasi talagang tinatawag na big income. Eh, wala eh. Yun nung simula eh. Para makuha mo yung pangarap mo, kailangan may big income ka talaga. Eh, bakit walang big income? Kasi walang big network. Bakit? Kasi hindi ka na-duplicate. Bakit hindi ka na-duplicate? Kasi hindi ka nagli-lead eh. Pag hindi ka nag-lead dito, ibig sabihin, wala talagang mangyayari. And kaya hindi nakakapag-lead kasi hindi natuto. O kaya hindi nakakapag-teach. And kapag hindi ka natuto, mahirapan ka talaga mag-teach. And bakit hindi ka nag-learn at hindi ka nakapag-teach? Kasi wala kang good learning and listening attitude. And it's always, 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 tandaan mo to, start from you. Kaya hindi mo makukuha yung pangarap minsan kasi ikaw mismo, pasaway ka, my friend. Abangers ka, my friend. Ganun lang yung sinasabi natin dito. But this is serious business. I'm telling you, you have to do this process. Okay? So, tapos na po tayo. Joke lang. Hindi pa tayo tapos. Okay? So, let me tell you exactly how to do or how to start the business right. Paano ba natin gagawin to ng tama? Paano ba natin to gagawin talaga ng upline? Kasi, sorry about that, nawala yung video ko. Yan. So, upline, paano ba? Paano ba gawin yung business ng tama? Paano ba natin to, paano mo ba kami tutulungan? Kasi marami sa atin, tanong ng tanong, eh, syempre, kailangan sumunod ka. And one of the thing na kailangan mong gawin, ayan, may Zoom kayo nakikita, you have to make sure na nag-attend kayo ng Zoom meeting. Okay? Isa yan sa pinaka-key success dito. Dati, kami, sa lahat po ng mga uplines dito, and I'm sure, even yung mga dati na nag-network, kailangan talaga sa opisina ka, isako mo mga downline mo para mag-attend-attend, diba? Mga ganun. So, ganito ang gagawin mo, my friend. Prepare mo yung requirements na kailangan mo. Ano ba ang mga requirements na kailangan mo just in case na gagawin mo to? Organizer. Kailangan mo na organizer. Kasi yung iba sa atin, bahala na gang, diba? Yung parang... wala lang. Basta na, naka-cellphone lang naman ako, okay na. Eh, paano maglobat ang cellphone mo? Requirement po yan. Laptop or tablet or mobile, kailangan yan. Then dapat, alam mo yung team Zoom link every now and then. Hindi po pwedeng, yun na nga lang yung, kaya nga nakalagay na kagad sa Zoom. Kasi, wala kang ibang gagawin kundi magpasok ng, ng tao dito sa Zoom. Alright? And then, yung importanting bagay na dapat meron ka at alam na alam mo, yung Live Good Affiliate link mo, my friend. Pag hindi mo alam yan, bigay mo sa akin, ha? Okay? Kailangan yan. And of course, you need to have a good internet connection. You are on the business of online. Kailangan po lahat yan meron ka. Okay, mamili ka lang dyan sa laptop, sa tablet, or sa mobile kung ano yung ginagamit mo. Hindi mo kailangan maging maluho. Okay? But organizer is a must. Kahit na techie na ngayon, more on technology na ginagamit, kailangan pa rin ng organizer. Kung may ballpen ka, mas maigi, huwag kang manghihiram sa iba, ha?
So, yun lang naman. Then, you can attend the Zoom. Kasi, especially itong ganitong training. I don't know sa inyo guys kung sino nagtitake down note. Kasi, importante to. Importante na malaman mo kasi part ng duplication is teaching. Tama? Part ng teaching is yung mag-lead ka eh. So, simula pa lang, sinabi ko na kaagad kung anong gagawin dito. So, kailangan talaga, ikaw mismo, mag-take down note ka. Okay. So, ganito po. Let's talk about paano ka makakreate ng prospect list mo. Kasi, this business will never ever grow without the prospects. Tama po ba? Kasi ang iba sa atin, ang inaasahan, prospect din ang upline. Aba, my friend. Eh kung aasahan mo yan, bago ka kumita ng $25, eh aabutin ka pa ng 100 spillover. Mga bangers dyan, alam mo nang ibig ko sabihin na. Yung mga tamaders dyan. Lalaman ako pinapatamaan, pero baka mamaya, ganun ka lang. Eh prospect nang upline mo yan eh. Diba? Dapat meron ka rin sarili mo. Business mo to eh, sarili mo tindahan to. Okay, dapat meron kang sariling kliyente, meron kang mga prospect, may tinatarget ka, may pangarap ka. Alright, so, ano-ano ba? How to make an effective prospect list? Meron po mga tinatawag na letter A, elite group, result, letter B, may mga parang result group to, yung letter C, yung mga negatives. Okay, so, categorize natin. Para sa mga gustong magkaroon ng prospects, ito po lahat ng mga klase ng tao na kailangan mong ma-meet dito. First, sa letter A, sa elite group na kinatawag natin, dito yung may mga kakayanang mabuhay pero syempre panahon ngayon kailangan pa rin ng extra pagkakakitaan. Sila yung mga sila yung susunod na papakitaan natin ng opportunity since magpa-practice muna tayo sa mga group C. Yan. Ano ba yung group C at saka group B? Ang group B po, ito po yung family, friends, office mates saka yung etc. Ito yung mga mga nag-negative agad sa'yo. Wala ka pa sinasabi, ayaw na kaagad maniwala sa'yo. Diba? Yung mga ganun. So, isulat mo lang din siya. Alright, and meron din naman tayong sa letter C. Ito naman yung mga tambay lang, mga etcetera. Yung mga taong negative sa'yo sa buhay, yung mga walang bilib sa networking, yan. So, lahat dyan, actually, may tinatawag na practice stage and yung pagiging expert stage hanggang sa maging maging expert ka na talaga, maging professional ka na sa network marketing. This is a career, my friend. So marami kang may encounter dito ng negative na tao. So mas maigi nasa simula pa lang, puro negative na ang nakakausap mo dito. Bakit? Kasi that is the practice sa mga mas mabibigat na mga words na matatanggap mo from different person outside the world. Kasi people's business po ito. So imposible na wala kang mai-encounter na negative. Kasi dati ikaw negative din naman. Tama ba? Okay. So my friend, you have to create at least 10 to 20 names or more daily. Kung dati pinag-uusapan natin 200, 100, hindi na, hindi pa kailangan ganoon. Simplehan lang natin. 10 to 20 names daily or more, mas maigi. Kasi yung parang one step at a time. Ganoon lang muna. Pero dapat regular mong ginagawa 'yan. All right. So paano? Kailangan meron kang K-list. Alam nyo ba yung K-list kung tawagin? This is very basic pero sasabihin ko sa inyo mabilis kung ano yung mga K-list na yan ha. Ito yung mga include everyone if they're negative to put them just put them on your list. Sino yung K-list na to? Ito yung kaibigan, kamag-anak, kakilala, kaaway, kakosa, kalaguyo. Hindi ko alam eh. Basta lahat ng K. Ayan. Kamartes. Mga ganon. Lahat yan. K-list yan. So lahat yan lista mo. Okay? And then, if they said they never be involved in network marketing, put them on your list, my friend. Isulat mo lang. Alam mo bakit importante isulat yan doon sa organizer na sinasabi natin kanina? Kasi doon sa organizer na yon, pag halimbawa, sinulat ko, kunwari, si Juan. Doon ko maalala na si Juan pala is kakosa ni Pedro. So doon ka magkakaroon ng ng parang realization na, oy, pala, okay. So kaya pala, kailangan ilista mo yung mga negative din kasi meron kang common friends diyan na mare-remember mo sila. Bakit common friends? Eh mga negative na yan. Eh negative ka naman dati. 'Di ba? So okay lang. Wala lang akong problema. 'Di ba? So yun. Kaya kailangan ilista talaga. Okay? So hindi mo lang kailangan ilista yung mga maingay. Ang ilista mo lang yung lahat ng tao na gusto mong ilista diyan. All right. So bakit kailangan ng dream board? Ayan. Bakit kailangan pa yan? Totoo? Yes. Ito, hindi alam ng marami.
So bakit kailangan pang magawa ng ganito? Kasi ito yung magiging pundasyon mo, ito yung magiging panghahawakan mo along the way. Kasi the more na nakikita mo yan, my friend, mare-remind ka. And yung mga reason behind kung bakit ka sumali dito, it will be reminded to you na, uy, kailangan ko pala talagang anuhin to, kailangan ko pala talagang gawin to, ito pala yung pangarap ko. Kasi minsan, kapag na-relax ka na, kunwari, nagkaroon ka na ng medyo, sabihin na natin na medyo maluwag-luwag na sitwasyon, makakalimutan mo na kailangan mong umataw, makakalimutan mo na itong mga pangarap na to na dapat meron ka. And even yours truly, ako po, hindi ko alam kung nakikita niyo yung camera ko, I have here, anywhere in my places, I have this kind of dream board. Ito po, oh, I don't know kung nakikita niyo ako. But this dream board that I have, I keep on printing it every now and then. It's the same lang. The same lang. Palaging ganun. Bakit kailangan yan? Kasi importante po talaga yan. Ang akala ng iba, wala lang yan. Pero alam mo yung pinagtagpitagpim papel na mga pangarap mo na nandiyan, na lagi mo nakikita, it will always remind you kasi ikaw yung tipo ng tao na makakalimutin. Diba? Yung pangarap na nga lang nakalimutan pa. Diba? Kaya minsan, i-ano mo siya, ilagay mo siya sa iyong wall, sa ceiling mo. Bahala ka kung saan mo gusto. Basta lagi mo nakikita siya. Sa salamin, minsan nilalagay ko yan. Para at least, ano, pati yung itsura mo, lagay mo doon sa salamin. Yun yung, ano mo, tingnan mo maigi kung sino ba yung nandoon doon sa salamin. Ha? Baka mamaya, ibang tao yan. Diba? So, basta lagi mong tinitingnan yung pangarap na yan. And it should be smart. Pag sinabing smart po, alam po ito ng karamihan, specific yan dapat. Dapat alam mo talaga kung anong gusto mo. Yung gusto mo ha, hindi yung gusto ng asawa mo ha. Tapos, measurable siya, dapat, na nami-measure mo siya kung kailan mo kukuha. Hindi yung pwedeng, teka muna, basta, magda-diamond ako bukas. Well, hindi ganun, my friend, ha? Hindi ganun. Dapat measurable siya. And attainable siya. O, attainable naman ang crown diamond. So, okay. That's good. Crown diamond and diamond is all attainable. So, dapat, yan yung mga tinatarget natin. And then, realistic siya kung kailan mo siya gusto makuha kasi may time-bounded dapat talaga yung pinapangarap natin. Dapat may time ka kung kailan mo siya gusto makuha. Kunwari, gusto mo magkaroon ng oras ka sa family mo, especially sa mga kaibigan, kamag-anak at mga kakilala natin dito at mga ka-OFW natin dito. Aba, my friend, hindi ka bumabata. Diyan, lalo na Middle East, hindi ka magkakaroon ng pension plan at ikaw ay uuwi at hindi ka rin magiging part ng tinatawag na citizenship diyan. Okay? Uuwi ka. At uuwi ka at dapat hindi ka uuwing luhaan. Sa Canada, sa Australia, sa New Zealand, sa America, they can become part of ano, parang citizenship doon. Pero still, you still need a sustainable income. Hindi ka po pwedeng aasa lang din sa gobyerno. Okay? So, here is the thing that you need to do. Okay? Kailangan ito ay panghawakan mo itong mga pangarap na ito. Okay, so how to become successful in Live Good Business? You need to become the right person. Ayan. So, paano pag sinabing you need to become the right person, ibig sabihin hindi ka left person. Nasa right ka. O, diba? So, yun, how to become the right person. Ganito po siya. Okay, paano ba maging tamang tao ang ibig sabihin niyan? Tamang tao ka ba sa negosyo na to? Kasi bibigay sa'yo ni Lord pag tamang tao ka na. Alright? So, kailangan meron kang right mindset. Tama dapat ang mindset mo dito. And right attitude. Itong dalawang ito ang pag-uusapan natin na mas matagal. I don't think kung aabot pa ako doon sa right skills kasi hahaba tayo saka sa right system. So yung dalawa lang ang i-discuss ko sa inyo. Siguro in the future, I will discuss yung skills and right system. Kasi I don't want to take much of the time kasi I want to give you a brief but very informative information right now on the two topics that I would like to share it to you right away. Okay, so hindi tayo magpapahaba hanggang doon sa skills saka abutin tayo ng isang oras dyan. Alright, mas mahaba yun. So dito muna tayo doon sa dalawa. Right mindset muna. Okay, pag sinabing right mindset, hindi po sa left mindset. Okay? Okay, so yun siya. Okay, hindi po siya. Ito po yung tamang mindset na kailangan meron ka. Ano ba yan? You need to think like a business person. Kapag sumali ka dito kay Live Good, hindi ka pwedeng mag-iisip na ikaw ay putyo-putyo lang. Hindi pwedeng ganoon. Hindi ka pwedeng parang sumali ka dito nang iniisip mo sa sarili mo is forever affiliate ka. Forever bronze ka. Hindi ganoon. Ang business person is may iniisip na growth yan palagi.
All right. So paano ka ba mag-iisip ng totoong negosyante ka na? Ito yung mindset na kailangan mong gawin. Palitan mo yung mindset na meron ka. Empleyado ka, manggagawa ka, o kung ano man yung trabaho mo, or yung karamihan sa atin, marami tayong mga kaibigan na kakilala na nasa sa domestic helper, hindi mo kailangan isipin yun yung trabaho. Kailangan mo isipin, negosyante ka. Okay? So, palitan mo yung mindset mo para matapos mo lang. Okay? There's a 6 key to a proper mindset. And this 6 is should be magiging tatak ito sa isipan at sa puso mo. Okay? Unang-una, remove your negative beliefs. Tanggalin mo ang mga self-negative talk na meron ka. Yung lagi mo sinasabi, hindi ko kaya yan. Sila lang ang magagaling dyan. Yung mga ganoon. Okay, tanggalin mo yan sa isipan mo. Okay, wala kang ibang isipin dito kundi yung success na gusto mo. Okay, so lahat ng mga negatibo, wala ka ng space dyan. Para maiwasan mo yan, my friend. Ito lang gagawin mo. Ka na manood na mga kung anong negative dyan sa mga Facebook na yan. Huwag ka na muna manood ng mga kung ano-ano, mga chismis-chismis dito, chismis doon, my friend. Okay. So, doon ka lang sa mga pagay na magpapaunlad sa'yo. Doon ka muna tumutok. Pagka ikaw'y mayaman, nasa ka na bumalik dyan sa kamaritasan mo na yan. Ha? Pagka mayaman ka na. Pero sa ngayon, iwasan mo na muna yan. Alright? So, read your daily goal out loud every day. Kunwari, ano ba ang talagang goal mo? I am a crown diamond. So, lagi mo siyang basahin. 5 times every day, o kaya sabihin mo na lang talaga, kung ngayon, kung kaya mo itong gawin, I am a crown diamond 5 times, you can do it, you can say it, I am a crown diamond, I am a crown diamond, I am a crown diamond, I am a crown diamond. Kailangan mo siya declare. Bakit? There's a power on declaration po. And every time that you keep on telling it to yourself na magka-crown diamond ka, whether you like it or not, magka-crown diamond ka, my friend. Okay, so kailangan pala to. So, dapat hindi mo lang tinitingnan, binabasa. Kasi ang kanta, hindi mo yan makakabisado kapag ka hindi mo kinanta. Kung titingnan mo lang, papakinggan mo lang siya. So, ganun din pala dito. Okay, kailangan naiintindihan mo kung ano yung gusto mo. Kailangan lumabas siya sa isipan, sa puso mo, sa bibig mo, mas-shout out mo siya. Alright? And then, anticipate mo yung mga challenge. There's no smooth mountain, my friend. Kapag umakyat ka sa smooth mountain, madudulas ka. Tama, so alam mo na mayroong magne-negative sa'yo. Alam mo na mayroong mga tao na hindi talaga sasali sa'yo. Alam mo na may pagdadaanan ka. Alam mo may titigil na mga downline ng mga tamaders, abangers, mga ganon. So kailangan, alam mo sa sarili mo yun. The problem is, karamihan sa atin, uy, dapat pagsali ko dyan, yayaman ako, may spillover agad ako. Diba? Gusto smooth. Gusto walang challenges. My friend, may time na after 6 months, wala ka pang spillover. May time, 7 months, 8 months, wala ka pang spillover. Paano yan? Kasi 2,000 kayong nilalagyan ng spillover. 2,000 yung tamaders, iisa lang ang gumagalaw. Diba? So, anticipate mo na yung challenge. Ngayon, kapag hindi mo na-anticipate yan, may hirapan kang makakope up na baka tumigil ka, baka mag-quit ka. Bakit? Kasi nga, ang akala mo, ganun lang, easy breezy lang yan. Magsasubscribe lang ako, ganun. Mayroon na ang pera, yayaman na ako, my friend. Ano yun? Diba? Di sana, ganun na lang lahat. Ang tao, magsubscribe na lang ganun. Walang problema doon, pero kailangan mo talagang mag-anticipate na meron at meron kang dadaanan dito. Meron pong personal na pinadaanan. I'm sorry to say, but sometimes meron pong mga, I'm very sad that I'm hearing this one all the time. Meron pong mawala sa mahal mo sa buhay. Meron pong tao na minsan magpapabigat sa'yo. Asawa mo minsan. Wala ka namang asawa. Nagpapanggap ka lang. Diba? And ang point, yung tipong ano, yung challenge na hindi mo ina-expect, may dumadating talaga. So dapat, alam mo kaagad sa sarili mo na meron kang gaganong dadaanan. At it will not even touch the business na magkukwit ka. Yung idea na this business will stop pagka dumaan ako sa ganitong pagsubok. Okay? So, dapat na-anticipate mo lahat ng mga challenges na meron ka. You know what? The virus. Yung virus po na, ano, na nagkaroon before. You know what? Kaya po nagkaroon ng antivirus. Ang antivirus po is virus din. And actually, kaya po yung natuturok sa atin is to anticipate the virus that will attack you later on. At kapag ka meron ka ng antivirus, ibig sabihin,
nalaman mo na na may papasok sa yung virus, so minsan hindi ka natatamaan talaga. And that's what you call anticipation. Anticipation of challenge or anticipation of virus. So, marami pong viruses dyan sa labas. And that is the challenge. Ano ba ang viruses dyan sa labas? Yung kapitbahay mo. Yung ini-invite mo, yung kaibigan mo kuno. Hindi mo kaibigan naman yun. Bakit? Laging negative sa'yo. Diba? So, yun yung mga virus na minsan, anticipate mo na. And you know what? Ito pinakamaganda rito. Kapag yan anticipate mo, make negativity and those kind of rejection your vitamins. Kapag kasanay ka, para kami antivirus, okay lang yan. Minsan nga, ito, pina-challenge ko yung mga grupo ko before. Ang sabi ko sa kanila, the more rejection that you will have later on, the better. Bakit? Kasi kapag marami kang rejection, masasanay ka na, baliwala na sa'yo, at pag baliwala na sa'yo, nakangiti ka na lang, hindi ka na sasaktan, hindi ka na magkukwit. Okay? So yun po ang anticipation ng challenges na sinasabi natin. Alright? Take full ownership of your live good business. Yan po ay kailangan ang mindset mo, naka-full ownership ka. Bakit? Kasi po, pag hindi ka nag-take ng full ownership dito sa business na to, lagi ka na lang, eto, sabi ko nga sa kanila, ano bang tawag sa paa? Paa? Ano yung paa? Paasa. Asa ng asa. Ano siya? Hindi ka po pwedeng asa ka lang ng asa sa upline mo. My friend, kapag ikaw mismo ang nag-open or ikaw na mismo ang gumalaw sa business mo, no one can stop you. Even lahat ng mga kamag-anak, kaibigan at kakilala mo na nag-negative sa'yo, they cannot even stop you. And tandaan mo, kapag ka nag-full ownership ka ng isang negosyo, nakakita ka ba ng McDonald's? Puro kamag-anak lang ng McDonald's ang kumakain sa kanila. So that's why those family members na mga kakilala mo, mga kaibigan mo, they are only part of the practice that you will have. Hindi po yun yung kailangan mo talaga makuha. Minsan, mas maigi pang kunin yung mga hindi mo kakilala. And you should learn how to use the social media kapag ka ikaw ay magninegosyo, karamihan po ngayon, ganun na ang ginagawa. Taking full ownership of the business is lahat ng strategy, skills, o yung tinatawag mo na yung tinatawag mo na nagaling mo, ilabas mo yan. Okay, malalabas mo yan kapag ikaw mismo ay hindi paa. Paasa ng paasa, di ba? Yung maasa na umaasa. Hindi po dapat ganun. Okay? So, dapat full ownership ka dito. And then, be thankful and grateful every day. And that's the one of the best thing that I'd like to mention to you. Kasi, every now and then po, is a blessing. Every gising is a blessing. Alright? So, kailangan tandaan mo na itong business opportunity na binigay sa atin ni Lord is something na napakalaki, napaka-importante, napaka-laki ng pasasalamat at lumabas to. Kasi kung patuloy pa rin tayong maluluto doon sa mga old school system na pinagdaanan na ng marami at hindi naman talaga nagiging successful ang karamihan doon, let's face the reality. Okay? I'm not saying that you will become millionaire agad-agad dito, pero malaking chance mo na kumita ka dito. Yun na lang yung magiging difference. Doon po talaga minsan hindi ka talaga kikita eh. Kikita ka lang doon pag bumili ka ng multiple accounts. Uy, marami kang downline. Ito ang iyong downline. Sarili mo lahat. At kumita ka naman, di ba? Tapos pag hindi humataw ang isa, hindi na kayo hahataw lahat kasi ikaw din yun. So dapat, dito sa business na to, kay Live Good, kailangan maging thankful and grateful ka. Kasi naalam mo sa sarili mo na meron ka ng pag-asang kumita. Hindi ka man yumaman agad, at least kikita ka na dito. So keep on doing it and keep on learning on how to do it. Okay? And associate with the right people, my friend. Huwag ka lang bumarkada, tumropa, dyan kinamarites. At dyan sa mga negative na tao sa paligid mo, yung mga negatron, negastar. Diba? Ang daming mga negatron, puro pinag-uusapan lang is mga negative. Iwasan mo na yan. Associate ka doon sa mga tao na gusto mong maging. And kung hindi ka, kunwari, hindi ka naman nakakalabas, eh wala kang ibang choice kundi umatin ka lang na umatin ng Zoom meeting na ito, ng mga ganitong klase ng Zoom meeting, and you will have parang magiging part ka na, nakaka-associate ka na doon sa mga positive-minded people. Okay, that is the wonderful thing that you will do to yourself. Palitan mo yung environment mo. Sometimes yun po talaga ang kailangan natin. The environment and the people you associate with, sometimes yun ang nagiging ikaw kasi.
Kapag sino yung lagi mong kausap, sino yung lagi mong kasama, yun ang nagiging ikaw. Sabi nga eh, birds of the same feather are the same birds. Flocks together, right? So yun siya. Alright, surround yourself with positive people, believe in yourself, and be hungry to be successful in life. Make sure that there's no room for doubts. Yan po ang tandaan mo. Dapat wala ka ng duda. Sabi nga ng mga mentor ko, yung duda, pagdudahan mo. Duda? Sabi mo ganun. Sabi mo kay Duda, ha? Duda, kaduda, duda ka ba? Ganun. Baka mamaya kadududa mo, wala na, natenga ka na. Ayun tuloy. Wala na nangyari sa business mo. Puro spillover na lang iniintay mo. Diba? So dapat, ngayon pa lang, alam mo sa sarili mo na wala kang room for doubts. Alright? So, the ABCD e-concept, bilisan ko lang to, mabilis na lang to sa inyo. Okay? So, ano ba ang ABCDEF concept na to? Ayan. First is the attitude. Ito yung kailangan mong baguhin, the attitude that you have. Right? Attitude po. Pag binilang mo yan, from letter A hanggang letter E, A1, T20, lahat po yan is total 100%. Pag yan tinotal mo, that's why attitude is very important po dito. Adjust mo yung attitude mo, my friend, kung minsan pasaway ka. Check mo din, ha? Baka mamaya, ikaw naman pala ang pasaway. Puro paninisi ka sa ibang tao. Minsan, i-check mo din. Mag-self-check ka din. Okay? So, minsan, yan po yung problema sa maraming mga tao dito. Una-una, gusto agad yung mga yumaman ng walang gagawin, yung mga attitude ng mga ayaw maghihirap. So, please lang, no, lahat na sinisisi sa ibang tao, pero hindi sinisisi ang sarili pag kami mali. Alright? So, attitude is really everything. Alright? Knowledge. Ano ba ang dapat na meron ka? You know what? If you know, you will have your edge because you will learn, and while you're learning, you will earn. Alright? So, dapat sa knowledge is importante na mapalalim mo to. And start from your attitude. Okay? So, attitude is yung tinasabi natin kanina ng good learning and listening attitude po. Is actually, napaka, ano po na to? Tandali ah, malulobat daw ako. Yan. Okay? Dapat meron ka tinatawag na willing to learn. Right? So, guys, pag willing to learn ka, is lagi kang open for new ideas. Okay? So, dapat, maano mo to? Maintindihan mo to ng mabilis. And then, dapat nakikinig ka. Kung ano sinasabi ng upline mo, yes, upline. Sige. Okay. Yes, coach. Walang problema. Okay? And then, willing to follow. Hindi yung kapag ka ikaw eh, nasabihan ng upline mo, dapat mag 1 year ka na. Ayoko nga. Ano nga yun? Gusto ko lang dun sa ano. Yung gusto ko. Diba? Minsan, antitigas ng ulo. Diba? So, dapat willing to follow ka. Gusto mo maging successful dito, change mo yung attitude mo. And then, if you do have a good learning and listening attitude, nothing is impossible. You don't have to be great to get started, but you have to get started to be great. So, start mo ka agad. Simulan mo ka agad to. And, show some good learning and listening attitude to your upline and to all coaches na pinapakinggan mo. Alright? Okay po ba yan? And then, ayan, believe po to. Believe in God. Believe po. Ito yung mga paniniwala mo. Naniniwala ka ba kay God? Sa produkto ni Live Good? Sa company ni Live Good? Sa mga may-ari? Sa upline mo? And sa business partners na mga downline mo, and of course, brother and sister line, mga ganyan, dapat naniniwala ka. So create a family. This is one roof, one umbrella lang po. And most important thing na kailangan mong paniwalaan is yung sarili mo. Naniniwala ka ba sarili mo? Baka naman hindi. Eh, puro ka paniwala sa ibang tao, pero sarili mo, depende na paniwalaan, di ba? So paniwalaan mo yung sarili mo kasi kailangan yan. Okay? And inuna lang natin talaga na paniwalaan mo kasi si God. Kasi si God po ang source ng lahat. Ang Live Good po ang resource. Alright? So, kailangan lahat po yan, paniwalaan mo, and even yourself, you have to make a big change sa paniniwala mo dito kay Live Good po. Kasi dapat sa sarili mo, alam mo kaagad na makukuha mo yung gusto mo dito. Okay? Hindi po yung baka nga, sige na. Yung baka, ano mo yung na nagpapachamba lang. Alam mo yung ganon? Diba? Pati, hindi po sa ulam lang may pacham. Dito rin po sa mga business na nitatry, may mga pacham din po dito. Gusto mong pachamba-chamba. Hindi po ganon. Okay? You have to believe in yourself na magiging successful ka rito. Alright? Letter C. Ito na, medyo patapos na tayo. Commitment.
Ayan. Ito po, medyo malalim itong commitment. Alright? So, marami po sa inyo, pag sinabi na upline, upline, dapat ano, maging gold ka. Dapat maging silver ka. I'll try. O dapat maging platinum ka. I'll try. O dapat mag-diamond ka. I'll try. Diba? Commitment, taas, diba? Ganun daw. I'll try. My friend, kung gusto mo lang success dito, hindi mo rin pwedeng sabihin, oh, upline. Ito mo, diba? I'll try my best. O, diba? Tinaasan pa. Niligyan pa ng best. But I think my best wasn't good enough. Diba? Tapos mamaya kumakamit pa ng just once. Diba? Hindi ganun. Upline, pag kasi nabiyang ka na magda-diamond ka, ito ang kailangan mo sabihin. I do whatever it takes. I have to do whatever it takes. Magda-diamond ako, magka-crown diamond ako. Dapat ganun ang attitude natin. That is the commitment. Okay? Hindi po yung, I'll try my best. Diba? May ganun. So always double your commitment to the people who are committed to you and to the company, my friend. Kailangan maniwala ka dito sa company na to na kaya kang payamanin. Okay? At alam mo na, ilalabas mo talaga ang best mo dyan kapag ka ikaw ay naniniwala at committed na person ka. Dalawa po ang sabihin ng committed, ha? Hindi po yung pag may sinabi is committed. Committed ang utak. Tagalog yun eh, no? Committed. Lumiit ang utak. May sinasabi lang, committed na. Committed ang utak. Hindi po ganun. Okay, dapat committed ka. Committed ka doon sa mga tao nag-commit sa'yo. And then committed ka doon sa company na kasi alam mo na kaya kang bigyan nito ng buhay na napakaganda. Alright? So you can get everything you want in life if you just help enough other people to get what they want in life. Alright? So kailangan tulong ka. Yung commitment dito, walang tinatawag na limitasyon. You have to make, ano, parang tinatawag natin na servant leadership. Yung ginagawa po natin, the only thing and the only person, he's not a person who did that, is actually our Lord God. He is a servant leader. Okay? Servant leadership is one of the best key o kailangan nating gayahin yun. Kasi siya yung nagsiserve sa mga disciples niya. And ganun din dito. As an upline, sometimes napapagod din mga coaches natin, uplines natin, pero they are really committed. They want to help. They really want to do whatever it takes. And you have to be thankful and grateful. And this is also my commitment to you guys. As I mentioned before I talk here, that is my commitment. I will provide my talent to give the best of everything para makapag-present at makapag-training sa lahat ng buong Live Good family. All right? So, wala akong pinipili. I don't even choose kung ano man. Basta sinabi sa akin ng upline ko, sige, walang problema. Okay ako doon. Okay? Kasi ganun din ang gusto kong mangyari kasi later on kasi you will create your own duplicate. And napakasarap ang feeling na lahat ng downline mo is pare-pares kayo, tono kayo. Alright? So, always attend Zoom trainings and Zoom meetings, my friend. Don't be acne. Alam yung acne? Yung alam ko na yan, ayoko nang umatan dyan. Yun yung madaldal na gwapo nagsasalita. Ganun. Diba? Ayoko umatanda naman dyan kasi tatawa lang ako, malalaglag ang pustis ko. Ganun. Kasi alam ko na yan, acne. Dapat wala kayong sakit ng acne, no? Kapag umatan ka dito, take the full heart na makikinig ka and hindi ka lang tatawa, baka talaga tatawa ka ng tawa, tumalasik yung pustis mo dyan, nahirapin. Ano ka lang, mag-learn ka talaga. And dapat, yung commitment talaga na gusto mo mag-step up, dapat panghawakan mo na yan. Mahirap lang yan sa una. Lahat ng bagay, mahirap lang sa una. Pero kapag yan, naintindihan mo na madali na yan, my friend. Alright? So, a winner makes commitment and the loser makes promises. Sino ka ba dyan? Alam ko na kung sino ka dyan. Diba? Hindi ko na sasabihin. Baka naman sabihin, I'm not a loser, my friend. Diba? So, yun siya. Alright? So, remember this. Live Good is a subscription-based business. Only the committed business person subscribe yearly or 2 years subscription. Bakit? Kasi yung iba, pa-monthly-monthly lang. Diba? Monthly lang ako, my friend. Ganun siya. Bakit? Eh, kasi yun ang commitment ko. Pagka nakalimutan, patay. Kanina, ang dami nag-ano. Ay, monthly lang kasi ko eh. O, tapos yung pa yung maraming ingay. Ay, hindi naman ako kumikita. Monthly ako ng monthly dyan. Diba? So, anong commitment nun? This will change your life. Tapos, gusto mo monthly lang. Pagka, sabi pa ng isang downline ko,
Saka na lang ako mag-yearly kapag kami spillover na. O, oh, diba? Ang taas ng commitment. Sigurista. Diba? Eh, ikaw nga, di ka nga sigurado sa buhay mo, sa sarili mo. Eh. Tapos gusto mo sigurado yung... Ayoko na sabihin. Diba? But, to tell you guys, only a committed business person subscribe yearly or 2 years subscription. Good news! Dilagyan ng 2 years subscription tayo. And the company is very supportive to do whatever it takes also to help us and assist us. But to tell you, kung sabihin mo sa sarili mo, hindi ko kasi kaya. My friend, imposible hindi mo kaya. Nakasali ka nga doon sa multiple accounts ng company. 7 heads ka pa, 15,000 ng isa, tapos wala ka namang kinita. Ito, 1 year dito, $100 lang. ₱5,900 lang, my friend. Tapos sabi mo, wala. Diba? Gaano ka kaseryoso? You have to find a way. Okay? So, kung kailangan, mag-direct ka para makapag 1 year ka, Okay? Or, kung may apat na direct, eh, 2 years mo na. Para kung ano man mangyari, mag-break ka ng kunwari, may jowa ka. Kunwari, may pinagdadaanan ka. Pero wala ka naman jowa. Pero sabi mo, pinagdadaanan ka, diba? So, yung mga ganun kasing imo-imo, yung mga ganun, ang dami-daming problema sa buhay, pati problema ng mga kapitbahay, pinag-uusapan, pati siya damay. Diba? Tapos ayaw na mag-subscribe kasi daw. Anyhow, we're just talking about that, but very serious po. Mag-yearly kayo. Or 2 years po. That is very serious po na advice na nanggagaling po sa akin mismo. And since this is the campaign that I'm doing right now, I think 60% of my people right now may downline po. Naka 1 year po sila or 2 years po siya. Kasi yun na talaga eh. Seryoso. Kung yung mga seryoso, mag 1 year, mag 2 years. Yung hindi seryoso, hindi mag monthly ka o kaya minsan mahulog ka. Ewan, magagawa. Minsan kasi makakalimutan pa. May pagdadaanan. Magpapasko. Daming handaan. Hindi mo alam kung ano mangyayari. So, secure mo ang potential na pwedeng magbigay sa iyo ng million later on. Secure mo na. Ito na yung magpapabago ng buhay mo eh. Diba? Secure mo na siya. Alright? So, let's talk about the last one, the deepest why. And I want you to listen. I will have a short clip. And I want you to take it, baga, iyanin nyo to, isa puso nyo to. Kasi karamihan sa atin, medyo malalim kasi to. Papakit ko. Deepest why na kasi to. Ano ang reason bakit gusto mo maging successful? And sometimes, karamihan sa atin, sinungaling ka, ayaw mong umamin na nahihirapan ka, ayaw mong tanggapin na hindi ka okay, you have to be true to yourself. And the deepest why is very important to do this business para maging malalim ka dito. Alright? Para sumagad ka, tumoto ka. And part of that is your family. Okay? So I want you to watch this and give like 4 or 5 minutes para maintindihan mo kung ano yung sinasabi ko. Alright? That's your deepest way. Okay? Bakit mo ginagawa itong business na to? And you know exactly why. Do not stop because tinatamad ka, kasi nahihirapan ka. You have the family na umaasa sa'yo. You have to do it whatever it takes. Okay? So, if you're thinking about quitting, isipin mo kung bakit ka nagsimula. Okay? Okay, lumaki dyan. Woo! Grabe, pati ako, dadamay. Sinipun ako dun ah. Yung excitement level, balik mo ha. Alam ko, medyo na-touch ka. And dapat buhayin mo to. That's the letter E. Okay? Tapos na ang bentahan mo, kausap mo kapag ka ikaw excited ka na ginagawa mo to. Okay? So lahat yan, i-transfer mo, masaya ka, happy ka na ginagawa mo to. Everything will become more easier and simpler for you. Lastly, before I end, be alive, alert, and awake, and enthusiastic every now and then. Okay? Mag-focus ka. I cannot serve two master, my friend. Okay? Kapag nakuha mo yung gusto mo dito, masasabi mo, buti na lang nag-focus ako. Buti na lang nag-live good ako. Okay? Yun lang po.
Always remember this, that Live Good is an evolution of this generation's business. This is your jet plane to success. Tandaan, lahat kaya mong gawin para sa mahal mo sa buhay, basta samahan mo palagi ang tamang kilos at napakadaming dasal. Anything worthwhile takes time, kaya the journey is everything, is all worth it. Tandaan mo yan. Thank you very much and God bless you all. Kaya lang po, maraming salamat po sa inyo sa pakikinig. And lahat po ng gusto ng recording, may recording po ito sa ating YouTube channel. Bahala na po ito. Okay? Thank you very much. Stop my sharing na. Sorry kung medyo may napayak na ata ako. But at least, kahit pa paano, tatouch ko yung puso ng bawat isa rito. Thank you very much po. Alright. Back to you, Coach Bernan! Yes, yes, medyo... yes. Grabe. Tissue. Ay, kami ko tissue. Sorry. Ayan ang mga quality training na inaabangan, di ba? Pagka Monday. First of all, thank you very much, Coach Rene, sa iyong alam na alam mong pinaghandaan, no? At talagang binigyan ng importansya itong training na to. And kayo pong lahat na nakikinig dito, bali wala po yung uhog, sipon, luha na yan kung wala hong application. Di ba? Madali lang. Amen. Madali lang umiyak, madali lang matouch ang heart, lalo na ng Pilipino. Pero ibang usapan yung mag-follow ka dun sa natutunan mo. Yung application, di ba? Pag ginawa mo na. Okay, masarap paghugutan no, ng malalim na dahilan. Kung bibigyan mo ng dahilan ang pag-asenso mo sa buhay, no? May vehicle na tayo na pagkukuhanan. Yung iba nga, walang sasakyan na pagkukuhanan. Eh. Hanggang ngayon, hindi alam ang Live Good. Hanggang ngayon, walang direksyon. Eh. Ikaw may direksyon ka na. Ang kalaban mo na yung commitment mo. No? Yung kung paano mo gagamitin yung sasakyan na meron ka ngayon. So, nonsense kung naka-sport car man tayo ngayon. Ang Live Good, sport car yan. Eh. Why sport car? Napakabilis, no? Sobrang bilis talaga, no? Kung gusto mo makuha agad yung dreams mo, gamitin mong sasakyan ng Live Good. Pwede namang employment. Pwedeng OFW, mag-abroad ka. Pwedeng mag-small business ka. Marami. O, magsugal ka. Lahat yan, sasakyan yan eh. Mag-artista ka. Yeah, pero ang sport car na nakita ko, o mabilis, o jet fighter, para mabilis mong makuha yung dreams mo, yung mga pangarap mo, eh, Live Good po. Tama? Ngayon, saan ka huhugot? Yun, yung pinanood nyo kanina, di ba? Ano ang gusto mong maibigay na best? Para sa anak mo. Para sa pamilya. Sorry. Tuloob ko. Sorry. But I hope it touch your heart. And you can do this one talaga big time. For the family. Yes. Patayin ko muna yan. Well, kasi yung dreams natin, no? Tandaan po natin, no? Yung dreams kasi natin, na may measure yung laki niyan, no? No? Depende sa challenges, sa hirap, no? Yung effect sa'yo, di ba? Ganun yan eh. Pag hindi challenging, ibig sabihin, maliit lang yung dreams mo. No? Masasabi mong malaki yan. Kung involves yung everything, no? Gaya nung napanood natin, 'di ba? Grabe, 'di ba? Dahil malaki yung dreams niya, yun yung sinasabi, no? I will do whatever it takes. No? So oh yeah, dito, no? No reason why kung may mga team members kayo, nag-quit na ganyan. Pwedeng ang reason yung dreams niya eh, no? Maliit pa lang, madaling sukatin. Pero kung malalim, wala, hindi ko mararamdaman yung inip, hindi ko mararamdaman yung hirap, yung pagod, yung puyat, yung gutom, wala yan. Kasi yung big why mo malaki. So, yung tinuro ngayon no ni Coach Rene, no? Sana na internalize natin. Balikan po natin, ba't ka ba nag-join sa Live Good? Balikan mo lang, bakit ka nga ba nag-join sa Live Good?
No, and sabi ni Coach Fernan, kung talagang bigway ka naman, eh this is the right vehicle. Marami pong way para yumaman, maraming way para mabigay mo yung magandang buhay sa pamilya mo. The big question is, kaya mo ba? Di ba? Kaya mo bang maging artista? Kaya mo bang maging CEO ng isang malaking kumpanya? Kaya mo bang, ang dami pong way para yumaman, kumita, pero hindi po natin kaya eh. Pero ang Live Good, kahit sino, pwedeng kakayanin. Magkaroon ka lang nung tinatawag ni Coach Rene kanina na good learning attitude. Magsimula ka doon. Be coachable. And napakaganda po ng team natin. No? Nilalatag na lahat, susundin mo na lang, susundan mo na lang. No reason para hindi ka magtagumpay dito. No? Amen. Yan, sa mga naiyak dyan, okay lang yan. No? Normal lang po yun. Okay. Thank you, Coach Ferdy. No? Pero alam ni Lord, no, what's in our heart. No? Mas alam po ni Lord yan. We don't know about you kung 959 na nandirito, di namin alam na kung ano nasa puso ninyo. Eh. Diba? Pero si Lord alam niya. So kung ano yung nasa puso mo, kung ano man yung gusto mo sa buhay mo, kung anong gusto mo sa family mo, alam ni Lord yan. How true are you? How gaano ka may tiwala sa kanya, saka of course sa sarili mo? Wala pong hindi binibigay si Lord. Yun, no? Wala pong no si Lord. No, it's just a matter of delay. Baka nadidelay lang. Marami pong reasons why nadidelay. Pwedeng nire-ready ka lang. No, baka bigla kang kumita ng million ngayon, eh lalong mapariwara ka. Di ba? Pwedeng ganun eh. Pwedeng nire-ready ka lang. Kung naka-ready ka na, ay nako, magugulat ka sa blessings. Blessing after blessing after blessing ibibigay sa'yo. Ready ka na eh. Di ba? Ganun lang po yan. Alright. Okay, thank you. Yes. Salamat. Okay. Guys, no, lahat naman ng ano, no, gusto ko lang susugan pa yung deepest why, no. Kahit naman anong ginagawa ng isang magulang, Coach Rene, Coach Ferdy, no. Any parents, no, laging ang most, ah, hindi ko sinasabing lahat, no. Pero most of parents, ang deepest why nila, pamilya, di ba? Anak nila, magandang buhay. Yan nga yung pinagpalit eh ng mga OFW eh. Separation, isipin mo ha. Separation sa pamilya para sa halagang 30,000, 50,000. For how many years? Yung iba nabaon na, hindi makauwi kasi may utang. Either may utang sa Pilipinas na hindi pa ngayon nababayaran, o may utang sa employer na pinagtatrabahuan kaya hindi siya makawala. Pero yung hirap, pagod, puyat, pagtitiis na malayo sa pamilya, kinakaya. Kasi ang deepest why yung pamilya. Ito ngayon yung hindi ko maintindihan. Makinig kayo maigi. Ano ba ang mabigat? Yung separation mo sa pamilya para sa halagang 30,000, 50,000 nag-OFW ka? O yung $9.95 na monthly na kailangan mong bayaran na subscription para sa pagbabago ng buhay ng pamilya mo? O, ngayon sabihin mo sa akin mahirap ang Live Good. Napakasimple ng Live Good eh. It's all about subscription. Paying 9.95 every single month. Sabihin mo na 600 pesos, 585 pesos, whatever. Isang beses lang naman yung $49.95 para sa pagbabago ng buhay ng pamilya mo, para dun sa pangarap ng anak mo, sa dream house mo, sa sport car mo, para mabayaran yung mga utang mo. Alin ang mas mahirap? Di ba? Assuming lahat na tayo may pare-parehas na deepest why at iyon na yung pamilya natin. Ang pagpipilian mo, anong sasakyan ang gusto mong gamitin? Pag hindi mo pa naintindihan to, no, tong gabi na to, kung ano meron sa Live Good, ano naghihintay sa'yo, alin ang mabigat, alin ang mas magaan, employment mo, okay, business mo, o itong Live Good, guys, i-treasure nyo ang ano meron kayo ngayon dito sa Live Good. Kaya hindi na kita maintindihan kung magki-quit ka pa dahil lang sa $9.95. Kung magki-quit ka pa dahil lang ang totoo, hindi mo inaral yung negosyo.
nawalan ka ng good learning attitude. Lagi naghahanap ka ng sisisihin, no? Either upline mo, downline mo, o whatever. Napakahalaga po, no? Napakahalaga po ng dedication, napakahalaga po ng right vehicle na meron tayo na nasa sa'yo na ngayon. Commitment mo na lang talaga ang kailangan. And of course, hard work kung gusto mong bumilis. Di ba? Kasi lagi ko ang sinasabi, given na ang diamond dito, 4 to 6 months, even 1 year, pwede ka mag-diamond eh. Nasa sa'yo na kung bibilisan mo o tatagalan mo. Alright? So nonsense, ang training na ito, hindi natin in-apply. Okay? Kosa na eh, baka meron kang last word. Yun lang naman, siguro, I know marami ang marami dito yung magstay and marami din yung hindi tatagal. Basta balikan nyo lang lagi. Ano ba yung gusto mo ma-achieve sa buhay mo? And the moment na na-realize mo na gusto mo na magpagbabago sa buhay mo, then take it seriously. Do not be ano yung tawag doon yung common attitude ng mga Pinoy na ningas kugon. Mm. Yung nagsisimula lang, na-excite lang sa simula, tapos hindi tumutuloy. Mm. Tapos pinabayaan na naman yung pangarap ng anak, pangarap ng mga ng magulang, pangarap sa magulang mo, and then pangarap mo rin sa sarili mo. And this goes to generation. Decide ka, natatanggalin mo na yung sumpa sa pamilya na meron ka, na lahat ng kahirapan is lahat parang inani mo na. Yun lang sa akin. So, live good is the jet plane to your success. It's not even the airplane pa nga before eh. This is a jet plane kasi sobrang bilis na nito and this is evolution. So please, take care of this business, how you take care of your family and yourself kasi it will give you all the best that you deserve. Kung ano yung deserving na meron ka. Yun lang sa akin. Yeah. Thank you po sa pakikinig. Okay, sabi ng isang listener natin, kahit na sobrang higpit ng amo ko sa paggamit ng cellphone, okay lang. Nagagawan pa rin ang paraan pagtulog ang amo ko. Yan, yes. May naghihigpit sa kanya. Sa iba, walang naghihigpit pero hindi nag-a-attend. Yung iba, hindi, di ba? Hindi magawa ang live good. Ito, another, hindi ko nababasahin ng mga pangalan na grabe ang iya ko, OFW po ako. Gustuhin ko mang umuwi pero may tatlong college ako. Mahirap pa dahil silver pa lang ang rank ko. Kaka-join ko lang last August 16, but I will do whatever it takes to go for diamond. Kaya kahit bawal ang cellphone sa work, ginagawa ko pa rin si Ligot. Ito yung mga taong ang sarap abang. Coach Ferdy ko. Ito yung commitment eh, na alam mong pwede talagang magbago ang buhay, no? Using vehicle ng Ligot, no? Grabe, grabe, no? Ayan, ang dami rito nga nagpapasalamat. Thank you. Coach Rene, I salute you. Mabuhay po kayo mga coaches. Thank you so much Coach Fernan, Coach Rene, and Coach Ferd. Sobrang lalim ng lahat ng sharing tungkol sa Live Good. Lahat may connect in all aspect of life. Na-inspire ako na magtuloy-tuloy sa subscription for a brightest future. Bago lang po ako sumali sa Live Good. God bless all of us. It's not all about the money, di ba? Dito talaga sa Live Good, no? Malawak po ito. No? Mag-attend lang talaga kayo ng mga training, no? Laliman niyo po ang pagsali niyo. Wag yung nakapokus ka lang sa spillover, nakapokus ka sa matatanggap mo, hindi mo inintindi kung ano yung negosyo mo. Ganda raw ng topic, no? Sabi ni Coach Eden, thank you so much coaches, nakaka-bless. Sa akin po kahit gaano ako kabisi, umatin pa rin ako. OFW from KSA. Sabi ko nga sa inyo, mas maraming OFW. Eh. Ang pupusta ko, mas marami ang OFW na committed. TY Coach Rene, buti humabol ako sa Zoom training. Ayan, from Romeo Delim. Ayun, thank you din. Ayun, kakaiyak ako sa deepest why kasi mga anak ko ang deepest why ko. Salamat po, Coach Rene, Coach Fernan at Coach Ferd. Malalim talaga pag anak na pinag-usapan, di ba? Pamilya. Tama po ang resource person natin. Napapalibutan tayo ng mga nega people, pero pag nag-success ka, uutang na yan. So informative. Thanks, Galdes. Sobra ako napaiyak, Coach Rene. I'll do whatever it takes. Warriors International.
Yakang-yako po to coach. Kahit di po namin alam sa ngayon, pag wala po kaming work, gagawan po namin ng paraan. Thank you po sa magandang training, coaches. Ganda ng mga ano, makabagbagdamdamin talaga, coaches, goddess. OFW din po ako, Coach Fernand. Kung kailan po ako nawalan ng work o nag-stop, naging silver member po ako. Salamat sa Diyos. Thank you sa mga coaches. Ayan. Alright. So, dami pa actually. Ang dami pa. Ayan, no? Dami pang mga comment dito na napakagaganda, no? Ayun. Basta huwag niyong bibitawan, no? Ang subscription niyo. Alright? Commitment plus deepest why. Okay? Plus hard work or with the right vehicle. Imposible hindi ka magtagumpay. Kasi pwedeng you have a commitment, pero you have a deepest why. Mali ang vehicle mo. Wala pa rin. Hindi mo pa rin makukuha yung dreams mo. Magkakasama po yan. Ang good nyo sa mga taga Live Good, for sure, nasa right vehicle ka. Tatambalan mo na lang ng hard work plus commitment, and then yung pinanggagalingan, yung deepest why. Basic na basic yan. Ganda, no? Thank you, Coach Rene.